Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumain rin. Mga kapatid, ipinapakita sa Ebanghelyo sa Jesus bilang isang dakilang propeta ng Diyos na nagtuturo ng may kapangyarihan. Pinagdiriwang din natin ngayon ang Pro-Life Sunday. Tinanyahan tayong higit na pangalagaan at ipagtanggol ang dignidad ng buhay ng tao. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhatid sa Diyos sa kainasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa dinaglangin, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kailingan, Ikaw na nalulugluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagalob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkat tiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin't kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginagawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay, ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayun din naman, ang pagmamalasakit, ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa, ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan
ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniitindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Bayang nasa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayon'y naliliwanagan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazareth? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya." At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Maligayang pagbabalik dito po sa dambana o simbahan ng Poong Jesus Nazareno ngayong huling araw, huling linggo ng buwan ng Enero. Bilis na. Nakaisang buwan na ulit tayo. Yung year 2021, ito na yung huling araw ng January. Bukas, February na tayo. Ano ba? Kamusta ba? Malungkot pa rin? Mas malungkot ba kasi February na? Wala pa rin holding hands? Wala pa rin yakapan? Magba-Valentine's Day na? Paano na? Wala pa rin date, di pwede mag-date. Kaya, tinan po natin, no? Kung ano ba ang nais na ituro sa atin ng Poong Jesus Nazareno sa araw na ito na siyang magagamit natin para mas makaligtas tayo, para mas mabuhay tayo,
para mas maging masaya ang ating pagsasama, yung relasyon natin. Last week, narinig natin yung pagkilos ni Kristo na siya po ay nagtawag ng mga taong makakasama niya na tatawaging alagad. Narinig natin na tinawag niya si Simon Pedro at si Andres, yung magkapatid, ganun din si Santiago at si Juan. Sinabi niya, sumunod kayo sa akin. Nang marinig ng mga nabanggit kong pangalan, yung tinig ni Jesus, sabi po doon, agad-agad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod kay Kristo. Tinawag sila ni Kristo hindi para pasikatin, tinawag sila para baguhin ang kanilang buhay sa pamamagitan ng mga ituturo ni Kristo sa kanila. Malinaw po? So, hindi sila tinawag para sabihin natin aasenso ang buhay nila. Mula sa mga pagiging mangingisda, mag-iiba ang buhay nila. Pero tinawag sila para turuan, gabayan, dahil pagdating ng araw, sila naman ang magtuturo. Nakukuha po. Uy. Alam ko, masarap matulog dahil malamig. No? Ngayon palang lumalamig. At sarap, no? Parang masarap yung weather natin ngayon. No? Hindi mainit. Ayan, nakaka-jacket na tayo ulit. No? Pero importante na mapakinggan at maunawaan natin yung mensahe ng Poong Jesus Nazareno sa atin. Kaya nga ngayon, ang sabi po doon, kasama ng mga alagad si Jesus at nakikita ng mga alagad kung ano ang ginagawa ni Jesus at kung ano ang kanyang itinuturo. Ginagawa, itinuturo. Yung ginagawa at yung kanyang mga sinasabi. Mahalaga po kasi yun eh. Yung nakikita natin o naririnig at nakikita natin, dapat tugma. Hindi magkaiba, hindi magkasulungan. Hindi pwedeng magaling lang siyang magsalita, pero hindi nakikita sa gawa. Yan. Yan yung magandang nakita ng mga alagad na dapat din natin makita ngayon. Kailangan kasi natin ng mga credible, no, mga credible, magiging modelo, kailangan natin makakita ng pamamarisan. At yung pamamarisan natin ay talagang dapat nakikita sa gawa ang kanyang sinasabi. Marami po ngayon ang tinatawag na influencer. Okay? Mga influencer. Mga endorser. At ang pinipili ng mga companies, yung mag-i-endorse ay credible talaga. Nakuha po ba? Okay. Kaya tingnan natin. Ang sabi po ng mga tao, kasi every Sunday, tuwing araw ng pamamahinga, nagtitipon-tipon sila, nakikinig sila. Kasi yun yung isa sa mga batas na dapat sinusunod ng mga Hudyo. Pero ngayong si Kristo narinig nila, pareho naman, no? Pareho naman yung ipinahayag ni Jesus at ipinahayag ng mga iskriba. Pero ang napansin nila, sabi, kakaiba itong si Kristo kung magturo. Kasi parang may kapangyarihan kumpara doon sa mga iskriba pag nagtuturo. So kung si Kristo,
mas may dating, mas nauunawaan, mas tumatagos sa puso nila yung tinuturo ni Kristo. Yan. Diba? So, iba magturo si Jesus. So, bakit kaya? Tingnan natin na mahalaga na matutunan natin kasi tayo din, dahil sa binyag na tinanggap natin, tayo ay mga nakikibahagi sa pagiging propeta ni Kristo. Pag sinabing propeta, tagapagturo. Nakuha niyo po ba? Tagapagturo ang propeta ng mga aral, ng mga ipinapasabi ng Diyos. Hindi yung sinasabi nila, kundi bilang isang propeta, ang ipinapahayag niya kung ano ang ipinasasabi ng Diyos. Eh lahat tayo, propeta. Okay. Kaya po, sabi doon, para siyang may isang kapangyarihan. So, mayroong credibility si Kristong magsabi dahil hindi lang siya magaling magsalita. Hindi lang siya magaling sa salita, kundi ipinapakita niya sa gawa, sa kanyang pamumuhay, kung ano ang kanyang itinuturo. O mga magulang, bakit nahihirapan kayong sundin ng inyong mga anak? Hindi nyo ba naiisip kung bakit hirap silang sundin kayo? Kung bakit hirap silang paniwalaan kayo? Eh kasi, magaling lang kayong magsalita. Baka lang po, no? Magandang mapagnilayan. Baka magaling ka lang magsalita at ginagamit mo yung authority mo bilang magulang para lang magsalita. Oh, ako ang magulang dito, ha? Sundin mo ako. Eh, wala naman pong problema kung ikaw ang magulang. Ang problema lang, yung sinasabi mo, ang hirap paniwalaan para sundin ng mga anak. So, anong kapangyarihan, anong authority mayroon ka para sabihan mo kami? Tinan mo, di ba? Mas pinakikinggan ng mga kabataan ngayon yung mga influencer, mga vlogger, mga napapanood nila sa mga video. Kasi yun may no, parang mas may dating pa sa kanila kaysa ikaw na salita ka lang ng salita, pero sa pang-araw-araw na pagsasama ninyo, parang iba naman nasabihin, no? Bawal, wag kang iinom. Pero ikaw, kitang-kita ka, inom ka ng inom. Sasabihin ninyo, magrespetuhan. O kayong magkakapatid, dapat nagre-respetuhan. Pero kayong mismo mag-asawa, hindi nakikita yung respeto sa isa't isa. Tapos magagalit ka kasi hindi ka pinakikinggan, hindi ka sinusunod. So, magandang suriin natin yon. Mahirap po kasi yung ipagmamalaki lang natin na yung posisyon mo, pangalan mo. Diba? Ay, ako ang leader. Ha? Ako ang leader. Ako ang coordinator. Ako ang chairman. Ako ang pangulo. Mahirap kung yun lang yung pangahawakan mo. Anong karapatan mo para sabihin mo yan? Credible ka ba talaga? Kasi kapag, no, pag ang isang tao na nagtuturo, pupwedeng ikapahamak ng mga taong pinasusunod mo o ikaligtas nila yung sinasabi mo. Mahirap po kung puro utak lang. Mahirap po yung parang, puro ano lang eh, no? Parang theory ka lang. Hindi mo talaga ito naranasan, hindi mo talaga ito ginagawa. Kaya nahirapan tayong sundin itong mga protocol na ito, di ba, lalo na noong mga unang buwan, di ba, noong 2020, nahirapan tayo, sinasabi, ang titigas ng ulo ng mga tao. Ayaw sundin yung mga protocol.
Bakit tayo nahirapan sundin? Kasi yung mga nagpapatupad, sila unang nagpa-party, sila unang nag-gathering, sasabihin bawal mag-gathering, pero sila yung unang nag-gathering at sila yung mga unang naghawaan. Diba? Nagkahawaan. Doon tayo nahirapan. Kaya nga minsan kami din, mga pare, diba? Baka, ano ba ako? Magaling lang ba akong magsalita? Puro lang ba kami salita bilang pari? Nakakami din mismo, di ba? Nawawalan ng credibility. Nahihirapan kayong sundin o pakinggan yung aming mga sinasabi kasi, Father, parang hindi naman. No. Kaya hindi nagiging maayos yung buhay natin. Pangalawa po na punto na matututunan natin sa kwento, sa kapangyarihan no, na ipinakita ni Kristo, alam nyo, nakakagulat doon, kahit ang demonyo, sinusunod siya. Demonyo na, masamang espiritu na, sinusunod si Kristo. Sabi nga, di ba, yung sama, oh, ano bang pakailan mo sa amin? Kilala kita. Ikaw si Jesus sa taga Nazareth. Nung sumunod nun, sabi ni Kristo, di ba, tumahimik ka, lumayas ka. Anong ginawa ng demonyo? Umalis dun sa may sa katawan na sinapian niya. Sinunod. So, hindi lang dapat pala ang isang may authority, hindi lang dapat pala kilala. O hindi lang dapat kinikilala, dahil kung kinikilala mo siya, susundin mo siya. Ma'am, pwedeng sabi, kilala ko yan eh. No? Ang Pong Nazareno, kilala ko yan. Pero kinikilala ba natin? Pag sinabing kinikilala, sinusunod ba natin? Uy, sinusunod ba natin? Madaling magsabing deboto ako ng Nazareno. Madali nga, gusto mo bang maging deboto? Okay, madali lang yan. Pero, kaya ba nating kilalanin yung kanyang authority sa atin? Siya ang mayroong kapangyarihan sa atin. Tayo dapat ang sumusunod sa kanya, hindi siya ang sumusunod sa atin. Ay buti pa ang demonyo. Hindi lang siya kilala, kinilala pa siya. Eh ang tao ngayon, parang ang hirap-hirap kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Parang hirap na hirap tayong kilalanin na ang tanging makakatulong sa atin ngayon ay ang biyaya ng Diyos. Puro tayo, vaccine. Pero may darating na gamot. Makakaisip tayo ng gamot. Makakahanap tayo ng lunas dito, lalo tigit kung kikilalanin natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit ilang bakuna pa yung itusok mo dyan, kung wala tayong pagkilala sa Diyos, eh, wala yan. Diba? Kaya nawa po, mga kapatid, no, sa atin, panyaya sa atin, kung paanong nakikilala natin si Kristo at kinikilala natin siya, nawa, pamarisan natin si Kristo. Siya yung pinaka, the best, number one, influencer dapat sa buhay natin. Hindi ang pare, hindi ang artista, hindi ang politiko, hindi ang kung sino man, kundi ang Diyos ang dapat hinahayaan nating mag-impluensya sa atin. Para nang sa ganon, tayo din maka-influence ng mga tao. Kasi kailangan natin yun ngayon eh. Di ba? Kailangan natin ng mga pag nagsabing, kaya mo yan. Paniniwalaan kasi
talagang nakita sa iyo na kinaya mo ang mga nangyayari at pagsubok sa buhay mo. Kaya sabi po, diba sa unang pagbasa, pumili at pipili ang Diyos ng mga propeta para tumulong sa mga taong maghatid ng mensahe. At tayo po yan. Sa panahon natin ngayon, tayo na yan. Sa ikalawang pagbasa, ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto, sinasabi ko ito para kayo ay maligtas. Mamuhay ayon sa inyong pamumuhay. Kung may asawa, mamuhay ka ng may asawa. Kung binata at dalaga, mamuhay ka bilang binata at dalaga. Para sa ikaliligtas nating lahat. So nawa po mga kapatid, sa patuloy na pagtuturo ni Kristo sa atin, patuloy din nawa natin itong pakinggan at patuloy nating kilalanin na ito ay may magagawang maganda sa buhay natin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ibahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, dumalangin tayo sa Diyos Ama na bigyan tayo ng panibagong buhay kay Kristo, ang salitang nagkatawang tao na siyang dumating upang magpagaling, magpatawad, at ialay ang kanyang buhay para sa lahat. Taimtim tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang manguna ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga reliyoso sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim na pagbabasa at pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makinig nawa ang mga namumuno sa pamahalaan at sandatahang lakas sa salita ng Diyos at itaguyod ito sa kanilang pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pahalagahan nawa ng mga kabataan ang kanilang oras at buhay at gugulin nawa nila ang kanilang mga malayang sandali sa pakikinig, pagbabasa at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makarating nawa sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming pumanaw na. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng nanonood sa Facebook Live at ganoon din sa mga panalangin, pasasalamat, special na intensyon, mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat ng nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kabatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil langad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inagati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaan, loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala ang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sanctify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me, passion of Christ,
give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Mga paalaala, pakihanda po ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Sa darating na Martes, February 2, 2021, kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo, o mas kilala sa tawag na Candelaria, ang lahat ay hinihikayat na magdala ng mga kandila. At sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas ng kandila. Makiisa po tayo. Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ng siksikan sa mga pintuan ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay umihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque.
O pinagpalang San Roque, pintakasin ang mga may karamdaman. Ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ihalay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipindu ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.